Hello guys, isang magandang araw sa inyong lahat. Meron akong isang box dyan. Lika, unboxing tayo. Tapos medyo may konting kapkwentuhan. Tara, let's go, let's go! Okay, we're back. Warner Nation, kung bago ka po dito sa aking YouTube channel, pakiclick na lang yung like button and then mag-subscribe ka na din. Pakiclick po yung notification bell para parati kang updated sa ilalabas nating videos. Warner Nation, maraming salamat sa suporta parati. So yun, kapkwentuhan muna tayo. Though, meron akong isang box dito galing sa aking brad na si Martin Banyes. Siyempre, kasama na yung mga kasamahan ko sa Yanko. Yan, sila Kuya Pat, Kuya Dan, si Kuya Joven, and nako, nakalimutan ko yung isa. Anyway, yun. Nandito yung mga cups natin. Saglit, ha? Gusto ko lang batiin yung mga nagpapa-shoutout. Si Brother LJ Almero. Yan, parati yan. Parati yan sa nanonood ng ating Halika Unboxing Moments. At syempre, gusto ko ding batiin ang lahat ng mga bumubuo sa Team Quiet. Yan, yung mga avid watchers ba tawag? Yung mga listeners. Parang radio eh, no? Syempre, gusto kong batiin mga kasamahan ko sa Yanko. Si Kuya Patrick, si Kuya Dan, si Kuya Densho, yun, Kuya Densho, Kuya Joven, at saka si Kuya Martin. Hello sa inyong lahat. Bakit ako naka-whip cups? So, gusto ko kasi bigyan nito ng emphasis itong video natin for this day. Kasi, may mga, sorry ah, sa mga whip heads natin dito sa Pilipinas. Siyempre, hindi naman ako ganun katagal na sa whip cups. I mean, hindi naman ako ganun ka-experto sa whip cups, pero gusto ko lang i-share kasi may mga brad kami sa Masonry na hindi nila kilala si whip cup. So kahit papano, i-share ko lang yung konting idea ko regarding kay kay whip cup. So ano ba yung whip cups? Sa mga hindi nakakaalam ng mga brad natin, si whip cups, ito yung isang clothing, I mean cup cup manufacturer na nag-start noong 2008. As per website nila, kasi nag-research ako konti. So nag-start siya, na-founded siya noong 2008. Parang streetwear lifestyle na mga cups muna ang na-create. Pero as to the first cup na na-release nila, hindi ko siya mahanap sa website, so hindi ko alam kung ano yung first cup na release ng whip cups. So marami na rin siyang mga nakasama, mga naka-collab ng whip cups. Kasi well-known talaga siya, especially sa mga hip-hop, sa mga metal bands. Marami ng mga nakikollab sa kanila. kasi in the first place, maganda yung, eto, itong suot ko. Maganda yung quality ng cap. Lumalaban siya internationally. Pero as to the pricing, mas mura siya ng malayo sa mga international brand. Nasa background ko ngayon, mga international brand, mga New Era. Pero yung quality ng whip cups, lumalaban. Maganda. Maganda yung quality niya. Kaya, with the price na mura, tapos maganda yung quality, so, mas gusto siya ng tao. Diba? Yun nga. Parang sabi dun sa website na they aspire to reflect, encourage, and share the spirit of creativity, dynamism, and artistry found both locally and worldwide, merging home ground concepts and culture with international influences to create something new and refreshing. Yun, as per Whip Cups webpage. So yun si Whip Cups. Nag-start ako mag-collect ng Whip Cup 2019. Pero tingnan mo, 2008 pa siya nag-start. 2019 ako unang nakilala si Whip Cup. Ang first purchase ko ng Whip Cup
ay yung W Faded. So, lumabas siya ng March 2019. Pero nabili ko siya September na. So, September ko lang siya nakilala. Ito. Ito ang first purchase ko na with cap. Ang W Faded. So, ito ang kauna-unahang whip cup na nabili ko online. And the worst is, hindi ko siya binili na sarili ko kasi hindi naman ako ganun ka-techy. So, nakita ko kasi yung sticker na W. Ano ba yan? Nakita ko kasi yung sticker na W sa auto ng isang office mate. Sabi ko, ano yan? Siyempre na-amaze ako, di ba? W Warner nga ako eh. Sabi ko, ano yan? Whip cups po yan, sabi niya. Ah, ang ganda. Sabi ko, paano bumili dyan? So, yun, pinakilala niya sa akin yung website. Hindi ko talaga siya kilala, promise. Honestly, hindi ko talaga kilala si Whip Cup. Tapos yun, sabi ko, orderin mo naman ako kasi ikaw may account na. So, yun, nung na-order nga niya ito, siya na yung nag-order for me. So, ito ang naging first Whip Cup ko September of 2019. And then followed by yung WOG, yung gray. O yun yung pangalawang whip cups ko. And then yun, dumami hanggang sa meron na akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 44. 1, 2, 3, 4, 5, 20. So bali 64, 68, 67, 66, 67, 72. 75 cups na ako ng whip cups as of today. Yan. Yan siya. Ito lang mga whip cups ko. Yan. Nasa taas. Nasa taas. Itong mga to. Yan. Ito lang yung mga whip cups ko. Tapos, meron lang akong isang sample ng whip cup. Meron akong sample na isa lang. Kasi, na-score ko lang siya yung nung naghahanap ako ng gusto kong cup. I mean, yung Ginebra. Saglit ah. NSD ito. So, ito lang. Siya lang yung nag-iisang sample cup ko. Na whip cups. Okay. So, yun. Binigyan ko kayo ng idea kung ano si whip cup. Especially sa mga kuyang ko dyan. Bakit ko ba siya ini-introduce si whip cup? Meron kasi kaming collaboration na ilalabas together with whip cups. So, ito na siya. Halika, unboxing tayo. Buksan ko na yung cup ay yung box para makita nyo kung anong laman nung sinasabi kong collaboration. Collaboration ng, kaya lang sa mga whip cups collector na kagaya ko, I'm sorry pero hindi kayo makakascore nito. Kasi exclusive lang siya for mga Masons. Ayan. Ito na yung cup. It comes with a box ng whip cups. Ito na yung magiging collab namin. Nagpadala si whip cup ng sample for our approval. Though may mga konting mga revisions pero konti na lang siya. Okay. Sana natin. Ito. Naka-plastic pa. Bigyan ko kayo ng idea, yung Yangko, yung binanggit ko mga tao kanina, anim na tao yun eh. Sila yung brad, mga mason, na same passion. Gusto namin magkaroon ng cups, collector din kasi kami ng mga cups. Tapos sabi namin, ano kaya kung bumuo tayo ng grupo? Mga tipong nagko-collect tayo ng cups, tapos pwede pa nating i-share yung collections natin sa mga brad sa murang halaga. Yun. Kaya yung yan nabuo yung Yangko na we want to share yung meron kami sa mga brad namin sa murang halaga, yung affordable. At alam naman natin na ang bentahan ng whip cups sa online, nagre-range yan sa 1,500 to 2,000. So, depende yan sa pra-collaboration nila. So, yun ang talagang standard price ng whip cups. So, ito na. Pakita ko sa inyo yung aming future collab with whip cups. Ito, logo ng whip cup. Ito yung sample cup na pinadala. So, it is a colorway ng flag, Philippine flag, yung red ng flag.
Tapos yung kuyang na nakalagay, blue. Yung score and compass dito ay yellow. Ayan. So yung A, ginawang score and compass na yellow. Ayan. So kuyang. Tapos dito, meron siyang square and compass yung ating logo na malaki. Ewan ko lang kung di kapasipain yan sa laki niyan. Tapos dito sa side niya, yung Whip Cups logo. So simple lang naman siya. Tapos sa loob niya, kung mapapansin nyo, yan, beehive, na meron yung embedded yung Yanko logo namin. Tapos meron siyang Whip Cups na tag. Eto, score and compass na tag, pero yun, pina-revise namin, lalagyan namin siya ng yung logo namin, yung Yanko logo. Tapos sa under visor niya, yan, oops, baligtad. Meet upon the level, yan, part upon the square. O, diba? Kaya lang, ang revision namin, gagawin namin siyang parang ito. Yan, pag ganyan dapat ang sulat niya. So, ganun lang siya kasimple. Pero, this comes with a color red, ito, at saka block. So, habang nakikita niyo tong video na to, pwede niyo nang isipin kung ano yung magiging gusto niyo, kung pula ba o itim. So, sukat na natin. Maluwag. So, yun. As to the quality panalo, ganun naman talaga itong whip. Tapos, itong visor pala, brim. Usually kasi pag si Whip Cups ang gumagawa, round brim. Napansin niya yung round. Itong sa amin, square brim. Ayan, may difference, di ba? Ito, si Whip Cups originally talaga round brim. Tapos ito, requested talaga namin siyang gawin namin square brim. Yon. So this is our sample cup for the upcoming release ng Yanko at saka ng Whip Cups collaboration. Kuyang. Yan. This comes with a red color, Philippine flag red color and black. Kung gusto mo yung black. So dalawa yung ilalabas namin. Anytime, siguro mga 1 to 2 months, nandiyan na yan, lalabas na yan. So aabisuhan na lang namin kayo. So ito. Thank you mga kuyang ko ha. Maraming salamat. Kuya Martin, Kuya Patrick, Kuya Dan, Kuya Joven, Kuya Densho. Yan, mga yangko. Thank you. Ito. Gusto nilang ipa-safe keep sa akin yung sample ng aming first release collaboration with Whip Cups. Kasi alam naman nila na Whip Cup collector ako. So it is but proper na ikaw ang mag-keep dyan bro, sabi nila. Kaya yun, i-keep ko naman siya pero hindi ko siya angkinin. Ito ay pagmamay-ari ng Yanko. Sa ako lang ang mag-safe keep kasi Whip Cup collector ako. So yun. So yun yung ating unboxing. May mga ibang kasama sa box. Ipakita ko na din para at least makita nyo, mga kuyang. Ito yung release naman namin with the collaboration with the bakery. Ito yung tawag dito, hoodie, ayan, hoodie. Ang style niya, parang hoodie siya ng Tyler. Nanshall Pass, Yanko and the Bakery. Gusto niyo sukat ko kahit mainit. Ito pala, 1,300 each. Meron siyang design din sa likod. Yan, si the Bakery at saka si Yanko. Tapos, front design lang siya. Tapos, may hoodie. Meron din siyang shirt. So, kung pawisin ka kagaya ko, pero malapit na yung taglamig eh. So, why not try na magkumuha ng hoodie. Ito naman, 700. So, 700 and 1,300. Diba? Affordable. If you have 2,000, di pwede na. Isang hoodie, isang shirt. Sukat na lang natin yung hoodie kasi yung shirt magbubad ako eh. Itong hoodie, itong pinadala sa akin ni Kuya Martin, medium size. At mukha naman siyang kasya sa akin. Kaya mainit nga. O diba, medium lang ako Kuya Martin. So, ito yung hoodie natin.
bakery. Yan. Mason na mason. Mason ka, boy. Yon. So, ito yung hoodie. This is a medium size. American size kasi siya eh. So, most probably malalaman nyo na ako kasi talaga nagra-range sa large, extra large sa Asian size. Pero ito American size. Medium yung pinadala ni Kuya Martin. And it looks good. Okay. Tapos itong shirt, medium din. Medium din. Feeling ko tuloy parang sexy ko. So, that's it. Abangan nyo po yung paglabas ng aming collaboration with Whip Cups. Ito, cup. Tapos ito, The Bakery. Ongoing na po kami nagpe-pre-order. Baka po makita nyo. Baka pa gusto nyo lang. Okay, so that would be all. Thank you very much mga kuyang ko. Kuya Patrick, Kuya Martin, Kuya Dan, Kuya Joven, and Kuya Lencio. Yanko. Marami, abangan nyo yan. Thank you, this has been your good friend Warner. Warner Nation. Thank you for watching. Peace.